Magandang hapon sa inyong lahat, mga taga-subaybay. Tayo ngayon ay nasa pangalawang segment ng ating basic culinary. Now, yung una nating pinag-usapan ay tungkol sa kitchen operation at saka sa kitchen organization. Ngayon, para sa lahat ng mga interesado sa cooking, sa culinary arts, bago nyo tuloy ang inyong pagustuhan na ma-explore ang culinary arts, kailangan alam nyo rin yung mga dapat yung pag-ingatan. Sabi nga, ano ba yung dapat nating pag-ingatan para tayo ay makapag-trabaho ng maayos at maiwi natin yung ating mga pagkain ng maayos. Kaya nga, merong mga tinatawag na tatlong klaseng hazard na minsan nakaka-apekto sa atin. Ano? Siyempre, ang mga iingatan natin yung mga iba't ibang klaseng hazard. Ito yung ating mga dapat maintindihan. Ang topic natin ngayon ay food safety and kitchen accident prevention in the kitchen. Meron tayong tinatawag na tatlong klaseng hazard. Unang-una na yung tinatawag na environmental hazard. Ito yung nakaka-apekto sa atin. Sapagkat maraming klaseng environmental hazard. Number one, yung tinatawag na carbon monoxide. Ano ba yung carbon monoxide? Ang carbon monoxide ay isang chemical na inilalabas ng mga gamit na nagpapainit at nagpapalamig. Sabi nga, yung may mga heating element at saka cooling element. Delikado yan. Sapagkat hindi maganda sa ating katawan. Ang problema pa, hindi natin nakikita yan. Hindi rin natin naamoy. Hindi rin natin naririnig. At yan ay hindi pwedeng pigilin. Okay? So, unang-una na naglalabas ng carbon monoxide, yung ating mga ranges, yung ating kalan. Tandaan ninyo, delikado yan. Nag-excrete ng carbon monoxide yung ating ovens and stoves. Kaya, pag-iingatan ninyo. Ang kasunod naman, na nagbibigay din ng carbon monoxide yung ating mga refrigerators. Baka akala nyo, meron kayong mga appliances, safe na kayo. Naglalabas po yan ng tinatawag na carbon monoxide. Sa Europe kasi, sa abroad, merong mga malalamig dun eh. Kaya sa mga patio nila, meron sinatawag silang patio heaters. Naglalagay siya nun. Minsan, sa, halimbawa, sa abroad kayo, makatapos yung daan papunta sa kusina, sa may kusina ay talagang sobrang lamig, naglalagay ng mga heater. So, naglalabas din ng mga carbon monoxide dyan. Ang mga dryers, naglalabas din yan ng carbon monoxide. Ang mga signs ng carbon monoxide, mapapansin ninyo, nag-yellow o orange flames, nagdidilaw at nag-orange yung mga apoy ng inyong gas, no? Appliances. Instead na dapat, blue yan. Okay. Isa pang sign, ang dark at saka sooty staining on the ground or around your gas appliances. Ang mga pilot lights, pagka laging pumuputok yan, nag-blow out yan, ibig sabihin, meron ding presence ng carbon monoxide sa paligid. And then, kung mapapansin din ninyo, yung mga bintana, lumalabo, sabi nga, increased condensation ng mga windows, yung mga salamin. Lumalabo yan. Nagkakaroon ng condensation. Yun na pala, mga palatandaan niya. Mapapansin nyo rin yan sa mga solid fuels ninyo na masyadong mabagal, masunog. Sa usual. Kung ang fuel ninyo ay mga solid, katulad ba, kahoy, nag-uling. No? Kapag matagal yan, mabagal, masunog, ibig sabihin na lumalabas yung carbon monoxide. Dapat nyo rin maintindihan, ano ba ang palatandaan na nalalason ka ng carbon monoxide? Unang-una, makakaramdam yung nakalanghap niya ng pagod. Para siyang pagod na pagod. Nakakaramdam din siya ng hilo or dizziness. Nakakaramdam din siya ng paninikip ng dibdib or yung tightness in chest. Nakakaramdam din siya ng sakit ng ulo. Sumasakit din ang ulo niya. At saka isa pa, nasusuka siya, naduduwal, sabi nga nausea.
yan yung mga palatandaan na lalason sa anak ka ng carbon monoxide. Kaya kailangan ingat kayo. Ngayon, pagka mayroong palatandaan ganyan, anong dapat ating gawin? Ang unang dapat natin gawin, kung may mga bintana at pinto, buksan. Para yung carbon monoxide, lumabas. Bawasan. And then, kung merong naka-on na kalan, patayin. Or yung appliances na naka-on, patayin. Para tumigil. Mawala na yung paglabas ng carbon monoxide. And then, kailangan iwanan nyo yung building. Lumabas kayo. Para hindi nyo malanghap. Dahil kung hindi, masusuffocate kayo. Lalo kayong mahihirapan. Kapag ka nakaramdam na, may nakita ka ng nakaramdam ng ganun, kailangan umingi ka na ng tulong. Seek medical attention. Okay? Ganun lang yun. And then, anong dapat gawin kapag ka nandyan na yung biktima, nakaramdam na ng ganun? Anong dapat mong gawin? Quickly move the victim into fresh air. Ilabas mo siya. Kung nasa loob ng kitchen, ilabas mo sa labas. Para nang sa ganun, makalanghap siya ng sariwang hangin. Pangalawa, pagka nailabas mo na siya, ang susunod mong gagawin ay call emergency. Kailangan may emergency assistant na. Pwede, tawag ka ng 911. Mas maganda. And then, kung marunong ka at mayroong kayong gamit, administer mo yung paglagay ng oxygen, no? Para makahinga siya ng maayos. And then, kung may training naman kayo ng rescue at marunong kayo mag-CPR at medyo malala, i-CPR niyo yung biktima. Okay? Yun yung mga dapat yung ingatan. Kaya nga delikado yung carbon monoxide. No? Minsan, no, sa air condition, nakukuha din yan. Kaya kung minsan yung na-expose ka rin ng matagal sa air-conditioned room, dahil minsan hindi rin maganda. No? Yan yung environmental hazard na nanggagaling sa mga gamit natin. Now, meron din environmental hazard na nakaka-apekto sa mga tubig. Yan yung mga contaminant na pwedeng manggaling sa mga pabrika, no? Yung mga waste nila, pwedeng manggaling sa pesticide, na nalalaglag sa mga dahon, pwedeng manggaling sa mga dripping sa mga gasolina, mga nauuna mapatak, pwedeng nanggagaling din sa mga dumi ng hayop, na? O ayo at mga patay na hayop. Ito yung itong eksena ng ito ay pangkarniwan dito sa mga parteng probinsya, yung maraming lupa. No? At nanggagaling din ito sa mga drugs na pina-flush. Okay? At nanggagaling din sa mga sewage natin. Alam niyo, napakadelikado ng mga tubig na ating iniinom, dapat mag-ingat talaga. Kamakailan lang may nabalitaan ako, may isang lugar sa Pilipinas na detect yung kanilang tubig, may presence ng mga E. coli, no? Kasi sa totoo lang, ang merong protocol tungkol sa mga paggawa ng sewage or yung Pozo Negro. Ang problema lang sa mga parting probinsya, kumagukay sila ng balon para sa Pozo Negro. Minsan isang butas lang. Ang protocol niya, ang sistema niya dapat tatlo. Yung dalawa dapat simentado hanggang baba. Yung pangatlo dapat hindi. Para nang sa ganon, yung liquid galing sa unang chamber pupunta sa second chamber, medyo nai-stack yung mga medyo solids niya. Tapos yung nasa taas, nagmamagsas sa pangatlong chamber, dire-diretso sa pangatlong chamber na may grava para ma-drain. Pero napipilter. Problema sa ngayon, ganun niya, kaya minsan delikado talaga. Inspeksyonin niyo yung inyong mga tubig. Baka mamaya, hindi na maganda yung nakikita ninyo. Baka mamaya, medyo nangingitim. Pag nilagay mo sa baso, medyo malabo yung nakikita nyo sa baso. Ganun. Okay? Yan naman yung mga environmental hazard na maaaring maka-apekto sa pagkain. Na hindi natin nakikita. Yung carbon monoxide, hindi yan nakikita. Yung buti pa nga itong nakaka-apekto sa tubig, nakikita natin yung presence ng panlalaki.